Kaya okay na. Okay, nahanap yung leg. Okay na okay ako. Na yung ambulance guys. Okay na. Shoutout na lang din sa mga viewers natin dyan. Kala John Emeru. Ayan, thank you so much. Ayan kay Brent. Retro nga. Series number 4 na tayo. Take it away. Yes! Taka lang guys, nilunok ko muna yung good trip namin ni Kuya Rob Luna. Ayan. Sakto naman yun kanina. So Rob, eto na. Since masarap ang tikim natin nung Lempo, masarap din. For sure, panoorin itong game na to dahil Ezports versus Nexplay Liquid ang naglalaban. Parehas magkakilalang team at mukhang nagka-respetuhan na ng mga picks kanina. Pero base nga sa mga prediction natin kanina, para bang pumapabor tayo dito sa Farsa and Brody pick na may Johead. Nakita mo, ginagawa na ni Van ngayon yung kanyang trabaho sa side ng Ezports. Tsaka gusto ko yung yung start ni Van. Though kanina hindi na natin na-mention, munti ka niya sanang mabato yung Kagura. Yun lang sumakto yung pagbalik niya. Na-stun siya nung parang passive nung, or yung sa mismo umbrella. Pero mukhang si Van yata ang mapapurse the blood. Oh! Pero hindi pa. Hindi pa enough ang damage. Pero kailangan umuwi ni Van dito. Pero gusto ko yung ginawa niya. Kasi supposedly dapat kuha na kagad ngayon pa lang ng Lancelot. Kasi ang ginagawa nung kadalasan ng mga Akai, naka-blender muna first skill. Para... Tapos, nililish na nila or binabawasan na nila yung ba. Pero nandun si Van para guluhin. Kaya hindi agad-agad nakuha yun ni BRY4N. Kumbaga parehas nagkasaykuhan no? Kasi ganun na inauso ngayon pag may nakita kang Akai sa kalaban mo, pwedeng kumbaga maglilish siya tapos yung carry magre-retry na lang or minsan nga di na nire-retry no normally na lang. So nagkakapigilan dito ng strat pero hindi napigilan dito yung mirror moves nung dalawang team. And unfortunately for Liquid, mas lumamang doon yung Ezports dahil nakakuha sila ng kill. Pero actually, hindi pala Rob. Dahil yung gold ay nasa NXP Liquid. So meaning to say, mas maganda pa rin yung naging ikot ngayon dito nung Liquid. Regardless sila yung namatayan ng hero doon sa ibaba. Oo, I think kasi sa side din ng Liquid na balance out nila yung kanilang lineup dahil nga Lancelot ang kanilang main carry dito, which is actually mas tempo maker kesa sa isang Brody. Oo, pero ito ha, unang 13 ng laro, mukhang contest agad, pero 4v5 ang laban na to. Aray! Baka Kuya Chester yan with a nice setup. Kasama din syempre dito si Togo as Gomi Senpai will come in with the ultimate. Naku, pulado na kayo kagad si Bian dito. Pero Kuya Epi, 1-on-1 dito. Last 1-on-2 actually. MB sacrificing himself. Iba talaga mga tika si Kuya MB no? Iba talaga. Pero gaya nga na sabi natin, that's a 4v5 na laban na yun. One of the reason bakit nga siguro nakalabang yung NXT Liquid. Pero ito masipag. Or dito mo mapapansin yung tandem, yung sinabi mo yung utang at sigil combo. Yung dalawa sa gilid, ramdam mo yung mga fighters na to. Pero si Sumpa, lumuhod dito, mamamatay kaya? Yes! Dahil si Van ang kukuha ng kill doon. Mainit ang laban. Balagbagan talaga. Balagbagan ito, may pangamatay sa kabila. Siguradong babawi yung kabila. Kumbaga kanya-kanyang content Oo. Ito yung nangyayari dito sa laban na to, Rob Luna. Sa sobrang magkakakilala na itong dalawang players na to, alam na nila yung hinga ng bawat isa. Kumbaga kahit hindi nagkakatinginan, Diyos ko, kung papanoorin mo yung mga video sa... mga video ni Kuya Dogie, talagang bawat galaw ng bawat isa ay kabisado. Tignan mo, sobrang advanced. Yung ginawa ni Tomo na Hurricane Dance doon para kay Call Me Senpai. Kumbaga, sigurado na ang maiipit ko yun Di ba nga bumababa si Akai, umiikot na agad si Togo. Nakita natin yun sa laro nila kanina. Mukhang maganda ang momentum ngayon dito ng NXP Liquid. Ano ba sabi nyo, guys? Ezports, wala naman. Ito yata ang makakakuha ng maraming pitcho ngayon, ha? Oo nga. Eto, hinuli, ha? Ni Kuya Ban, si Kuya Chester. Pero alam mo kasi, feeling ko, pag mga ganitong kilala mo yung mga kalaban mo, Rob Luna, meron talagang tinatawag dito na intimidation factor. Ito yung mga, si Dogie yan, bugbugin nyo, ganun. Parang, may ganun. May part din sa kasi may mga player na pag...
inulit-ulit mong patayin, mas lalong nawawala sa laro eh. Oo. Diba? At kilala nila yung pagka-tilt ng bawat isa. Kumbaga, alam nila kung factor. Alam nila yan kung kailan iinisin eh. Alam nila yan kung ah, hindi, mahina siya ngayon kasi medyo bad beats na yan. Yung mga ganun eh. Oo, nag-away sila kanina nung baby niya. Ito lang, tirahin to para mainis. Oo, madumi yung swimming pool. Hindi nito lininis. So, mamaya pag natalo to, maglilinis pa to. Oo. May ganun. Puruan natin yan. May ganun factor. Meron may ano pa. Ito yung mga hindi na, ano yun, no? Behind the camera ng mga nangyayari. Dami lang kagamit sa mismong laro. Tignan mo yung giggle. Nakikita mo yung giggle, at nung hindi na tumatama yung mga skill, na sobrang giggle dito ng dalawang player sa isa't isa. Grabe, giggle yan. Pero ito, contest na naman dito. So, may turtle, but nakuha pa rin ng Lancelot. Iba yung dalaw ni Kuya Bien doon, pero ito na naman si Kuya LP! Pumasok dito sa tatlo! LP with a setup, ladies and gentlemen, as two players would fall down for the side of Ezports. Nako! Sabi ni Emi, ninis muna kayo ng swimming pool. Yun. Ibang klase yung pasok ni Emi doon, Kuya Rob. Mukhang yun nga yata yung parang pinaka-unpus na rito. Sino matalo? Linis swimming pool? Gabi! Gabi pa naman. Gabi mo lilinisin. Nako! Oo. Ay, nako, tumatangilin na pa po dito ni na Kuya Dog. Nako, parang galit na ata. Ang Nexplay Liquid, hindi pa nga basag yung tore, binarab na nila kagad doon sa third tower. Yun nga lang, naging dilema na wala sila dito, 4K gold deep, at mukhang kailangan na tatawagin ng Esports dito ang kanilang coach, si Coach Gymnast. Shout out to Gymnast. Let Gymnast play. Kakabalik lang ng bootcamp ni Kuya Gymnast. Oo nga eh. But anyway, dito Manjin, going back into the game. Ang ganda ng rotation. Nexplay Liquid. Tsaka si Chester. Kung mapapansin mo yung Torre, nila walang kabawas-bawas. Wala talaga. At saka alam mo naman si Chester kasi medyo ano eh, medyo inspired din yung galaw. Ay! Oo. Kaya medyo ano talaga. Iba talaga. Pero naku, speaking of inspired, itong si Togo, napaka-on point kanina pa. Kanina kaya hindi nanalo sa may turtle fight ang Esports kasi naipit niya sa likod si Choco. Oo, kanina pa si Togo nung mga nakaraang game, ganun na ganyan din yung momentum nila ng ipitan, no? Parang Akai is the ano talaga is the way ngayon para dito sa side ng next play. And seriously speaking, ladies and gentlemen, kapag may Lancelot ka kasi at kagura sa lineup mo, papakita mo na kagad sa kalaban na talagang babakbak kayo eh. Ta kanina, 'di ba, pinagpipilian nila yan kung Chango o Agora. So, parang nagdalawa, nagano sila, namili sila. Gusto niyo ba defensive type? Chango, gusto niyo talagang gera o gera? Sabi ng Liquid, gera tayo. Kaya Parsa at Chester, laban talaga kung laban yan. Laban yan si Kuya Chester. Kung kanina nga naalala ko, 'di ba, kasi gumamit siyang Cyclops. Oo. Pinapakasuksa ng All-Star Force ng League. Sabi niya ngayon dito sa game nila sa Indian, hindi ako na nung ganun. Ayoko na. Gusto ko na, ako yung nagpapahirap. Ako magse-set up, ako I'm the him now. Kumaga noon eh. Kuya Chester. Eh. Oh my. Nako. 7 minutes pa lang tong laro na to, Manjin, pero halos 5,000 na magiging lamang dito ng NXP League. Aray! Pero mukhang makakabasag naman na yata. Unang tore para sa Esports, yung top lane. Ito na yung tinatawag nating disiplina. Let's see kung kayang ma-apply ito ng Esports. Dahil gumagawa sila ng sariling play sa top, hinahayaan nila na mag-react ang Liquid dito na dumipensa sa top lane para at least makahinga sila ng bahagya dito sa ginagawang pag-pressure ng Nexplay Liquid. It's a good thing though na meron pa ring Parsa ang Esports, so at least they can defend the tower. But again, saka ano eh, hirap. Isipin mo yung lineup ng Esports, hindi rin mabilis mapenetrate aside from the Parsa. Si Virus, nandito pa rin naman. Kumbaga, in terms of late game, marami na tayong mga nakas na mga laro wherein ang X-Borg nakakapagpabaliktad ng laro. Ito, ano yan eh, kumbaga deadly combo yan, Rob Luna. Kung may Parsa na nagpapahirap sa'yo magpa-push, mas lalong hihirap yan kapag may X-Borg pa. Yes. Hindi ka rin basta-basta makakapag-push kapag kay X-Borg. Kasi dahil sa fire stakes at saka yung ultimate niya. Yes. At saka yung ano, yung 5-5-5-5 lang yan eh. Mm-hmm. Oh, 5-5-5-5 lang yan sa minions. Ibang klase yung wave clear dito ngayon. Sustain lang kayo kung ika nga. Pero kasi, kung titignan natin ngayon, yes, lamang, 7,000 lead, NXP Liquid, dahil hawak nila yung mapa, nasa kanila yung momentum, pero wala pa yung Lord. Oo. Pero ito ha, ito yung naka-clutch palagi, si Togo, naka-ipet. Ay, naka-ipet, pero yung dalawa yung masasan dito ni Drogie, but nice pick mula kay Chester at kay Togo.
Pero mukhang si Togo ay mag-go na din. Binawian. Oo, binawian. Medyo maasim ng onte para kay Kuya Togo doon dahil cool down pa yung kanyang Hurricane Dance. Sumubok lang siya mag-second skill that time. Mm-hmm. But still, it will give Nexplay Liquid the opportunity to take this Lord Rob Luna. Totoo yan. Masasabi ko ngayon, hindi pa enough ngayon yung firepower ng esports para i-contest tong level 1 Lord. Still, this is not a luminous Lord, so meaning to say, kayang-kaya pa naman palag-palag pa to. Palagan ito agad ng esports. Though I don't think na mababasagan sila ng base turret, even makuha to ng Nexplay Liquid. It's a better way din na huwag nyo lang i-contest kesa maubos pa tayo tapos hindi rin naman natin to makuha. Napansin mo ang drop ng esports, scaling yan. In terms of late game, lalamang yan. So, kailangan nilang maging patient. Pero at the same time, kailangan din nilang maging wise sa pag-take ng mga fight nila dito head-on. Bawal silang mahuli dito ng bigla ang Townsend Pounder Hurricane Dance. Exactly. Kuya Robe, yun yung mga wise decision na sinasabi mo. I think, ang win condition nila dito is just spam the waves. Mm-hmm. And again, maghintay dito ng maling Townsend Pounder na pasok ni Togon. Parang kanina, kasi they can pick and they can clear the wave. Oo. But then again, there's the setup para sa Nexplay Liquid. Mm-hmm. Especially naman kagaling kay Chester. Na pwede mo rin kasing ipambait yung isang hero. Tapos biglang magugulat ka, may payong nasa harap mo. Magiging yung overturn ka pa. So kailangan rin nilang katakutan itong setup capability ng isang Kagura ng side ng Liquid. Ayan o, nakikita mo yan o. Mm-hmm. Nako. Okay. Okay, Lord is down. Wala pa. Okay. Mm-hmm. Pero ang ganda nung nung ginawa doon ni Dogs kanina, inunahan nila preemptively, binawasan nila agad yung mga minions. Mm-hmm. Pero pasok dito ang mga miyembro, pero may nabato. Oh! Sino yung nabato na yon? Walang iba kundi si Kuya Sumpak. Nako po, paktay ka boy, Kuya Sumpak. At yun na ata ang pagkakamali mga kaibigan, let's see. Pero Kuya MB pumasok gamit ang Byaku Gun. Let's see, nako po. Hindi ata tumama dito ang mga 8 bombs, 9 bombs, 16 bombs. Dahil walang makukuha dito ang next day. Isa pa lang, sabay pasok dito si Komi Senpai mag-isa. Let's see kung ano ang bawi dito ng Nexplay Liquid. That is going to be the tower. 1-4-1 exchange. Liquid still, sila pa rin ang nanalo sa engagement na yon, Guerrero Bluna. Definitely sila yung nanalo. Yes, medyo naging overstaying doon sa gitna. Pero kung mapapansin mo, yung mga base turrets ng e-sport, lahat ng alahati, yung gitna basically pinilit na nila yon. Pero isang hero lang naman yung nawala sa kanila. That's gonna be Sumpak at nabasag pa rin nila. Still a good exchange para sa ng Nexplay Liquid. Ngayon, magiging mahalaga na yung susunod na Lord Manjin. Ito na yon. Esports, I might say na kailangan na nilang i-contesto dahil pag napunta na naman to sa Nexplay Liquid, oo, I don't think nakakayanin nilang depensahan yung susunod na wave ng Lord. Ng Lord na to. Actually, Rob Luna, ito na yung part ng game na meron tayong tinatawag na hintayan moments. Mm-hmm. Kasi, una, hintayin mo yung Lord, and pangalawa, kung ikaw ang Nexplay Liquid, hihintayin mong lumabas ang esports. Binibait out na lang ngayon ng Liquid ang esports to go outside at mag-clear ng wave kaysa mag-clear ng wave sa loob ng base. At kung hindi man, kung mag-clear man sila ng wave sa loob ng base, kailangan nila sugurin ng todo na parang ganito. But again, they're being very careful right now. So 7-10 is the scoreline. Nothing's gonna happen. It's all about patience para sa dalawang teams na to, Kuya Rob. Oo, it looks like NXP, Liquid, respeto talaga sila dito with their peers. Hindi rin nila basta-basta pinapasok. Gusto ko yung ginagawa nilang nakahiwalay dito si Sumpak sa baba. So medyo yung isa member dito ng esports ay kailangang dumipensa. So meaning to say, in terms of firepower, pwedeng biglain eh. Oh. Kumbaga, gusto ko lang sa nangyayari dito at least for esports, si Virus. Hindi niya na hinihintay na dumikit yung kahit isang minion doon sa tore kasi kayang pilitin eh. With the fighters na meron dito ang NXP Liquid, kayang-kaya dalawa, tatlong palo, basag either ng tore sa taas at sa ibaba. Pero Manjin, in less than 15 seconds, lalabas na ang Luminous Lord. Oh! Ano ang gagawin dito ng esports? Nako, mukha nakita ata si Sumpak sa camera dito. Let's see. Kamuntikan pa nga. Lord, nice. Sand walk out. Si Sumpak dito. Again, tama ka Rob Luna. It's all about the Lord right now. And that is the patience coming in from Team Nexplay Liquid. Pero gusto ko lang emphasize dito Rob Luna yung pagiging
maganda ng positioning ng Nexplay Liquid dito. Hindi sila basta-basta umaangat eh. Oo. Naghihintay talaga sila na may umangat kagaya niyan. Doggy, may purify siya. Nakita mo yun? Hindi ka agad dito pinap yung Hurricane Dance. Oh my glob! Oh. Na-outplay si Doggy ni Togo! Hindi talaga agad niya ginamit yung Hurricane Dance kasi alam niya na walang feather, yung pinaka-passive o yung lumilipad dito ni Doggy. At hinintay niyang mawala yung Purify. Hinintay niya. Oo, yung Wings by Wings yung gusto kong sabihin. Wala cooldown yon para sa side ni Dogie. Pag-pop niya ng Purify, pinalo-palo niya lang muna. Binilang niya, 2 seconds, okay. Hurricane Dance. Hurricane Dance, sabi dito ni Togo, hold up. Oh, yun lang literal na hold up. Na hold up. Tapos si Dogie na paano na, Tol, teka lang Tol, kailangan mag-Purify Tol. Tapos gano'n na lang si Dogie doon. At ngayon, Kuya Rob Luna, Nexplay Liquid. Iba si Togo ngayon. Kanina pa natin nakikita yung dalawa ni Togo. Iba. At ngayon, pinapakita niya dito na kayang-kaya niyang lampasuin dito ang Ezports. And with this, Nexplay Liquid. Galit na galit, gustong manakit, gustong makabawi sa Solid. They want to fight you level. Let's see kung kaya nila tapusin yung laban na to. You level is waiting sa lower bracket. And ngayon, oh, tapos my. Ata ang laban. Humihinga pa, but Sumpak Wang Do is doing everything to end this game. Nexplay Liquid will take game number one. Oh, wow. Esports all the while from the drafting phase. Sabi natin, ang ganda.